welcome to my channel. At ngayon, i-update ko po kayo tungkol sa aking sari-sari store. And guys, meron po tayong bagong paninda, pandagdag kita po sa ating store. Actually guys, para sa akin, hindi po siya bagong paninda kasi before ako nag-focus sa sari-sari store na to is fruits and vegetable vendor po talaga ako, more than 10 years. So, parang nasanay na yung sarili ko sa pagtitinda ng fruits. Kaya kahit, sa bagay guys, kahit nag-fruits and vegetable vendor ako noon, sa loob ng aking store, ay meron pa rin talagang sari-sari store na nakalagay. Parang extra income din siya. Pero ngayon, kumbaga before, yung pinaka-business namin is fruits and vegetable store. Tapos sinahaluan lang ng mga grocery na parang sari-sari store. Pero ngayon naman, baliktad. Ngayon, naka-focus more on sa sari-sari store kasi dito sa lugar natin, mas nakita ko na mas kailangan ng tao yung sari-sari store kasi lalo na at malayo sila sa city or sa palengke. Ngayon naman, gusto ko pa rin talaga na kahit papaano natotally na yung marami akong mga fruits na paninda like before, pero at least kahit papaano meron akong mga tindang mga fruits. So, ipapakita ko na sa inyo yung ating dagdag kita ngayong December. So, ang aking mga fruits. So, guys, ito na po yung apple na aking binili. Isang box lang po yung binili ko. So, hindi ko po dinisplay lahat. Nasa box pa po yung iba. Tapos, meron po tayong pongkan. So, may natira pong kiat-kiat sa nirip akong mga kiat-kiat. Tinabi ko lang po siya kasi pwede ko pong ibenta bukas sa mga bata ng pira-piraso. At bumili na rin po tayo ng repolyo kasi ubos na po yung repolyo natin nakaraan. Bumili na rin tayo ng patatas. Luya. Pasensya na guys. Madilim kasi madilim sa store dahil nga po may mga nakasabit sa taas. Bumili na rin tayo ng kamatis na super mahal po. Eh, yung isang kilo ng kamatis bili natin is 100 pesos. So, bumili lang ako ng 3 kilo. Meron tayong pulang itlog. So, yung egg yan, 2 days ago pa yan. Meron tayong sibuyas at bawang. At ito na guys, yung kiat-kiat na aking, bumili ako ng isang box, tapos pinag-re-repa ko siya. So, yung bawat repa ko is ibebenta ko ng 75 pesos. Pag tinawaran po siya ng 70, pwede ko na siyang ibigay. Tapos, nag-repack din po ako ng 3 piraso, so ibebenta ko siya ng 10 piso para doon sa mga bata na gustong kumain yan. Kaya nga lang, bitin yung budget para kahit papaano ay may mabibili din sila. At meron din po ako dito guys, smoked fish or tinapahan. Bumili po ako ng 30 na balot. Nakuha ko po siya ng 20 pesos. So, bentahan nila is 25, tinawaran ko ng 20. Binigay naman at binibenta ko po siya ng 30 pesos. At sa likod po nito, meron po tayo dyan carrots. Nilagay ko po siya sa loob ng ref para po hindi masira agad yung ating carrots at saka yung ating smoked fish. Bumili na rin tayo guys ng mga tuyo na riripakin ko ngayong gabi. Ito, dilis. So, nabili po natin ng 280 pesos isang kilo. Unti-unti lang po guys ang binibili natin kasi every week namimili naman po tayo nito para madalas po bago. Ito, kalahating kilo is 170 pesos. Medyo mahal po siya kasi maliliit na dilis. At meron din tayong dalagang bukid na daing. 2 kilo. At meron tayong tuyo. 2 kilo. Yung tuyo ngayon guys, mahal siya kasi nga umuulan-ulan. At meron tayong daing na tilapia. Ayan. At meron din po tayong labahita. At bumili na rin ako ng sagu na 2 kilo. Yung maliliit, meron pa ako guys sagu dyan. Naka-repack siya tig sa 10 piso. Kaya nga lang, mas gusto ko yung makapag-repack ako ng 30 pesos para doon sa mga nagluluto ng mga merienda pag hapon.
At ito po, bumili rin po tayo ng margarina 3 kilo. Riripakin ko po siya at isa 10 piso. At ito rin guys, ang binili kong harina. Binili ko na po siya yung nakaripak na tigwa 1.5 kilo. Bumili pa ako ng 5 kilo para po hindi na ako magriripak kasi may bumibili po dito sa atin ng tigakalhating kilo or 1 kilo. Ginagawa, nilalagay po nila doon sa saging na ano yung piniprito, yung nagtitinda ng merienda pag hapon. Bumili na rin po ako ng munggo na 5 kilo. Meron pa po ako dyan guys, kaya nga lang bumili na ako, hindi ko na hinintayin na maubos siya. At meron din po tayong 3x12 na plastic para sa ice at tiny, 2 rim. At meron din po tayong wind rocks. Guys, wala po tayong nabiling zone rocks na pang puti kasi wala po talagang mabibilihan kahit saan. So, itong wind rocks na to, dito siya nakalagay sa gilid kasi itatago po siya. Dahil po yung ibang ditong sari-sari store na katulad ko, minsan nakikiusap na bibili sila sa akin, tapos ititinda rin nila. Kapag nakita nila, syempre nahihiya din po akong umindi. Instead na, like for example, papatong ako ng 10 pesos kasi malayo pa yung kinukuhanan ko, papatong na lang ako ng 5 pesos. So, sayang din naman. Kaya itatago ko na lang at least ibebenta ko na lang doon sa mga tao na walang sari-sari store para kahit papaano, mabawi ko rin yung gasto sa diesel. At ito naman guys, yung aking freezer. So, namili po ako ng mga frozen foods dahil nga po busy. Hindi ko na talaga siya naiayos kanina. So, ngayong gabi ko pa lang siya aayusin. Mamaya guys, i-update ko po kayo kung pag naayos ko na po siya. At merong ice cream para sa anak ko. So, ayan guys, hindi pa talaga siya naayos. Iba't marami po tayong mga frozen foods na pinamili. Iba't ibang klase po. Hindi ko na po siya muna bubuksan at marami pa akong riripakin.